Sabi ko kay Tia Mami, tinatanong ko sa kanya kung ano yung posibilidad na mangyari kapag ka umisa sila Pilipinas o ano ang posibilidad na problema na maganap kapag ka umisa sa Pilipinas. Cualquier problema, una, la vida puede esperar cualquier problema. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? So nandito po tayo, ang kasama po natin yung mga bata naglalaro ng kanilang ano. Yung sinisma naglalaro po. Ang tawag sa laro na to? Eh no, kahit na mga bata dito ay mga madudusing. O ganyan-ganyan din po kaya ako ng bata. 5, 10, 15, 20 tawag yata dyan eh. Oh. Yung mo si Nena ang naglalaro din. Tumutuwa ako kay Nena, oh. Yung si Nena. Si Nena, ayan, nagpaglaro ng 5, 10, 15, 20. Tapos si Mamud, ayan. Tingin si Mamud, oh. Oh, nagwawalis. Nakakatawa si Mamud, oh. Ito ang nakakatuwa dyan, ayan. Oh, yung mga batang mga naglalaro. Ano orin nyo po, mga amigo? Ano orin natin ng mga 3 minutes? Tingin mo si Nena, oh. Oh, ginawang si Nena at saka si Lucia, ginawang ng tali. Ah, Nena. Pone mas arriba, Nena. Ano yun? Hindi, itinaas pa ni ano. Lagot ka. Oh, papaluin ka ni Nena. Ay, ka... Hinabol, lagot. Ayun, pinalo. Ayun, lagot. Ayan, iyak. Matapang talaga, oh. Ayan, ma. Sumusugod. Oh, pinalo ni Sophie si Nena. Lumalaban. Oh, ayan. Lagot ka. Oh, ayun ako. Oh, ayan. Que pasa, Mamud? Eh, talaga palang pag ano lumalaban talaga. Tingnan niyo itong mga ugali. Ay. Mga pala. Mga bata talaga. Pinalo ni Mamud. Hanggang hindi nakagaganti pala ay hindi lulubay. Ah, talaga mga bata. Pinalo ni si Mamud kasi may kasalanan. Inano sa ni Nena. Pinalo. Ngayon si Nena gumante. Ngayon umiyak si Mamud. Tapos pinalo ni Sophie. Ngayon si lahat sila eh, no? Masyado mga bata. Oh, ayan. Oh, Nena, ugar ha? Oh. Oh, Nena, ugar ha? Tu sabe? Oh, Nena. Eh, ano sabi? Oh. Si Lucia lang ang behave ngayon, mga amigo. Tingnan nyo, oh. Nena, oh. Ugar. Mamud salbahe, no? Ha, Nena? Ang pakadumi ni Nena, oh. Mamud salbahe, no? Ha? Salbahe Mamud, no? Oh, no daw. Ayun, oh. Ginagawa nilang tagahawak si, ano, si Nena at saka si Lucia. Tapos pala yan ang laro ni Sophie at saka ni Beverly. Pero tahimik na si Nena. Tingnan nyo, oh. Ang katawa, oh. Buenas tardes sa Poyo, ¿qué tal? Porque, ano, cuando tú trabajar, esto es tu problema. Tú no contenta. Porque me da pereza. Esta máquina vale. Cada semana cuánto veces tú lavar? Tres. Con Mamud. Sí. Si yo lavo la ropa de Samir. Si yo no lavo, mamá lava su ropa. A veces yo solo poner mi ropa y abajo para todo. Sabi ko para malungkot ka pagka nagkatrabaho ka. Tapos sabi niya, tanong ko sa kanya kung ilang beses siya naglalaba. 3 times a week daw siyang maglaba, sabi niya. Tapos, and ito po si Nena na mainitin ang ulo. Tingnan niyo, oh. Nena, bakit mainit ang ulo mo? Ha? Porque tu empadar? Mainitin ang ulo ni Nena, nung bata-bata, eh, napaka-bibo eh. Ngayon eh, hindi lang bibo. Ngayon, sapak ng likot na. Ayan po mga amigo, nandito po tayo sa tindahan ni Tia Celsa.
At may platano. Ayan, nasa raga po. Nabibili naman ang kanyang tindahan. Meron siya sabi sa akin, ito dapat mga, ito, dapat nasa baba daw. Pero sabi ni Kuya, ano pala, ni Kuya Tonton. Kaso meron nag-comment na dapat daw talaga nasa taas kasi baka daw maabot ng mga bata at mainom. Yun ang sabi. I-check po natin mga amigo ang benta ni Tia Sel. To escribir, sinusuot naman daw ni Chamame ang kanyang mga tinda, ang mga benta. 1,500. Yun. Sinusuot naman niya. Oh. May bibiling na rin. 1,000. Na-red, 2,500. Not bad. Pag mga ganito. Unong kahami mo yung 2,500. O, 2,500 na kastel. Kastel lang malakas sa kanya. Meron pa isa, o, Porto. 420. Kastel lang malakas. Ay, dentro. Malakas sa kanya talaga yung mga, kastel. So, ayan pa mga amigo. Nandito po tayo sa tiyandahan ni Tia Celsa. At gusto ko pong malaman about kung si Chamami ba mayroong pagsisisi nang bumalik dito sa Equatorial Guinea. Kasi ang totoo po niyan mga amigo, nung umuwi po ako ng Pilipinas at pabalik na ako dito, 'di ba? Alam niyo na hindi na ako talaga babalik. Pero ang naging reason ni Chamami kaya siya babalik dito ay dahil sa mga anak niya mga maliliit. At nung time na hinatid ko si Chamami sa airport, talagang ako'y malungkot na malungkot kasi ako 'di ba, sabi ko sa inyo ayoko nang bumalik. Pero nung bumalik naman ako, naging okay naman ako. Kaya lang si Chamame ang hindi naman naging okay mga amigo. Kasi ang daming paghihirap ni Chamame nung siya kami ay bumalik dito. Chamame, yo quiero preguntar tú, no? Cuando tú volver aquí, cuando tú estás en mi país, ¿tú tienes lamentado con todo cosas o no? Yo lamentar porque cuando yo vivía ahí, yo bien, yo no sufrí, yo descansar, comer, dormir, pasear. Yo lamentar, oh Sofio. Cuando yo comer así, oh Sofi, no ha comido, ha comido. Por eso yo lamentar. Yo venir aquí más por Sofi. Si yo llevo a Sofi, sí, no venir más. Tú decir, tú lamentar de volver aquí porque Sofi está aquí. Sí. Pero cuando Sofi no está aquí, no hay problema. No hay problema. Ahí, solo esto tú lamentar. Sí. Así. So, sabi ko kay Chamame, ano ba yung pinagsisihan niya na bumalik siya dito sa Equatorial Guinea? Sabi niya kasi, nagsisisi siya kasi hindi niya nakasama si Tulamental porque tu no con Sopi. Cuando tú estás en país. Sí, pues yo no tenía Sopi. Así, yun. Ayun. Nagsisisi siya kasi hindi niya nakasama si Sopi. Pero sabi ni Chamame, kapag kung nakasama doon ni Chamame si Sopi sa Pilipinas, hindi raw siya magsisisi. Na siya ay nagpunta sa Pilipinas, yun sabi niya. So, yun lang yung pinagsisihan niya. Kasi, nung time na yun, mga amigo, ay pinipili ko si Chamame na mag-stay pa sa Pilipinas. Pero, ayaw na Chamame kasi nga dahil kay Sopi. Pero, tú no tiene lamentado cuando, ejemplo, no? Cuando tú volver aquí, tú sufre más. Tú sufre también. Porque a mi país tú no sufres. Aquí, tú a la mañanita hasta la tarde. Tú, no descansar. No descansar, así. Tú no sufres, tú no a lamentar esto. Sí, yo lamentar, por eso ya te he dicho que yo hablar ayer con mis niños. Que por qué me hace, tú has visto ahora, ¿no? Ajá. Ahora sí que yo descansar. Ajá. Desde la mañana yo he salido, he ido a cenar, yo he venido. Ajá. Barrer, fregar, limpiar. Ajá. He terminado de lavar la ropa. Ajá. Ahora fregar la casa. Todos jugando. Ajá. Por eso yo he dicho que cuando yo metí ahí, yo no pensar, yo no sufrir, solo comer, dormir. Yo no pensar, oh mi niño, porque cuando ellos no me van a ver, van a trabajar. Van a trabajar. Ahora están así porque me ven, ajá, que yo tengo que sufrir. Ajá. Por eso yo lamento. Ajá. Desde que yo he llevado a Sophie, yo no venir más. Okay. So ang sabi ni Chamame, yung mga anak niya kapag umalis daw siya dito ay lahat ay magtatrabaho kasi wala siya. Ngayon ay inaasahan ng mga anak ni Chamame lahat, paglilinis, paglalaba, lahat-lahat po. Kaya sabi niya naka yung ginagawa niya, siyempre ay wala na siya magagawa. Siyempre magsisiman siya na siya ay bumalik dito dahil yung paghihirap niya. Kaya niya yung paglalaba, magmula umaga hanggang hapon po wala nang pahinga si Chamame, yun ang totoo. Tapos magbebenta pa siya dito.
Ang nakakatulong niya na dito si Misma, mga amigo. Kaya sabi ko nga, yung paghihirap ni Chamami dito sa nang bumalik siya ay talagang sobra. At syempre, mas mahirap yung dati nung wala siyang ano, nung walang-wala si Chamami, yun ang mas mahirap, yung wala siyang pera. Pero mas supre antes no kumuoy, no? Aki supre de trabajar. Es tu mujer, sí. Tu trabajar. Esto normal. Esto normal. Sí, para mujer. Para mujer, trabajar. Pero de antes, sin dinero, esto más difícil. Sin ayuda. Sin ayuda. Ah, sí, no. Sin descanso, sin dormir. Más difícil esto. Ayun, tama nga si Chamami na mas mahirap yung buhay niya dati nung wala siyang pera. Sabi ko ng ganun, walang pera, walang tumutulong sa kanya, hirap na hirap siya. Hindi kagaya ngayon. Eh ngayon may tindahan siya, yan. Oh, tsaka kahit papaano talaga ngayon ay hindi siya namang problema sa pera. Hindi kahit sa anong bagay, talagang naging okay si Chamami. Si Mami, quiero saber, no, todo de costumbre tu niños, empezar a Elvis, esto de mal de costumbre de tu niños y bien de costumbre tu niños, para yo saber. So, ang taga-tagal ko na po dito mga amigo, pero yung mga anak ni Si Mami, ay hindi ko talaga mahuli yung mga tunay na ugali. Pero kay Si Mami natin malalaman kung ano talaga tunay na ugali ng mga anak niya sa good and bad. Para, kasi ako minsan talaga ay hindi ko malaman talaga kung ano ba talaga yung mga yung tunay na mga ugali ng mga anak niya. Kasi ang iniisip ko lagi, ang bait nila sa akin, kasi mabait po sila sa akin mga amigo. Ayan, tapos nire-respeto nila ako. Pero papaano kung wala ba ako dito, ano ang tunay na ugali ng mga anak ni Chamami? At Chamami, que costumbre to todo tu niños? Cada niño diferente, cada diferente. Uno tiene su costumbre. Ejemplo, Elvis, que costumbre de Elvis? Elvis no le gusta, no habla. No habla. No habla. No habla. Aunque enfadado, está ahí con la boca cerrada, no habla. Ah. Yo puedo hablarle, hablar. Pero hablar. Él cerra de boca. No contesta. No contesta. No le gusta andar mucho en grupo. Anda dos amigos así. Así. Ya está. Así. Sabi ni Chamami, si Elvis daw ay hindi raw masalita. At ang gusto daw ni Elvis, kahit pagitan daw si Elvis, hindi daw sasagot. At ayaw ni Elvis sa maraming tao. Ang gusto ni Elvis daw ay yung dalawa o tatlong mga tao lang na kasama niya. Pero kay bueno, costumbre de Elvis. Elvis como yo. Ah, me trabajar. Gusta trabajar mucho. Ah. Cuando no hay trabajo, él no quiere estar así. Sabi ni Chamami, si Elvis ay parang si Chamami, na ayaw na hindi pa pwede hindi magtrabaho. Mas kailangan, gusto ni Elvis lagi nagtatrabaho. Parang si Chamami. Cuando Elvis sa como tú, porque Elvis no pwede vender cosas aquí. Sí, puede, no puede. Puede vender, pero yo sé por qué digo que no puede vender, porque cuando él va a empezar a vender, va a querer regalar. Ah, regalar. Ah, sí. Las cosas van ahí. Va a terminar, ¿no? Uh-huh. Ayun. Sabi ko, bakit kung si Elvis ay kagaya mo kung si Elvis ay kagaya mo, bakit ayaw mo pagbentahin dito? Sabi ko sa kanya, pag umikam ng Pilipinas. Sabi niya, Mami, si Elvis kasi malambot ang puso, ibibigay niya, ibibenta na ibibenta, walang magkocontrol kay Elvis. Kasi kung totoo po mga amigo, ganun din po si Chamami, mapagbigay si Chamami. Pero kasi ako po ang namamahala dito. So tuwing hapon po mga kababayan, ay chinecheck ko po talaga ito. Chinecheck ko. So, yung mga pinagbetahan. Kaya alam siguro ni Chamami, kapag kasi Elvis, ipamimigay niya yung mga tinda o pag kami nangailangan. Kasi kaugali doon niya si Chamami. Apoyo, ke problema de Apoyo? Problema de Apoyo no va a casar negro, va a casar blanco. Ha? Apoyo no quiere trabajar, no va a tener marido negro. Ah. Porque marido negro va a decir lava yo ropa, plancha. Ah. Barre, Freda, ella no va a querer marido de blanco. Ah, sí. Con trabajadora, solo sentado. Ah, sí, teléfono. Sentado, así. Mga si Apoyo daw po, ang gusto ni Apoyo kasi mga amigo ay makapangasawa ng puti. O kagaya namin mga expat. Ayaw niya po ng Liniano. Gusto ni Lorena yung pasarap-sarap lang daw po ang buhay. Ang gusto ni Lorena yung chill-chill lang ang buhay. Yun ang gusto ni Apoyo. Yun. Sandra, kay costumbre? Sandra, trabajadora.
se anda mucho trabajo. Sandra no quiere ver así sin barrer, no quiere ver así fregar, barrer, lavar, limpiar. Pero no tiene paciencia. Sí. Empatar pronto, ¿no? Empatar pronto, mucho niño, pedar, gritar. Si Sandra dopo ay para si chamami. Si Sandra dopo ay masipag, linis, walis, tama po yan. Si Nela po ay lagi niyang nililinisan, yun po talaga ang totoo. Lagi niyang, pagkaan dito si Sandra, talagang inaasikaso niya anak niya. At laging, walang tigil yun sa paglilinis. Kaso ang problema kay Sandra po mga amigo, mainitin ang ulo. Laging nagagalit at laging nakikipagtalo. Yun po ang problema kay Sandra. Pero Amir Ibibian, Amir Ibibian, quieren educación porque aún son pequeñitos. Ando saber, no? Hasta ano saber. O si Ibibian sa kasi Amir, di parang niya masyadong alam nyo kasi nag-aaral tsaka bata pa. Kasi la miss, pero ako sa lahat po si mismo po kasi yan talaga. Yung maaasahan niya mami kahit na ganyang bata pa. Alian trabaja también. Cuando dice que trabaja, trabaja. Alian qué? Es también como Alian, como Elvi. Cuando dice que trabaja, trabaja. Ah, trabaja. Sí, pero problema que tiene es que en la cabeza hay mucho amigo. Ah, sí. Tiene asunto de muchos amigos. Sí, y cuando anda con mucho amigo, tú vas cogiendo costumbres malos. Sí. O sea, sabi ko si Alian po ano naman si Alian, ano man ugalin Alian. Ang sabi po ni Chamame, si Alian daw po ay masipag magtrabaho, ang problema po ay marami pong kaibigan. So ganun po. Pero Aura, apo yun no salir. Ay, apo yun, entra por mañana. Sale. Sale, pero no como antes. Porque estoy aquí aún. Pero no como antes. Antes salía 3 meses. ¿Cuándo tú estás? Pero ahora que estoy aquí, como yo hablar. Pero ahora no salir. Sale, pero ya no mucho. Mm. Por la tarde, así puede salir, viene por la mañana, o sale, viene por la tarde. Sabi ko si Apoyo ay hindi na pumapasyal. Sabi niya, pumapasyal pa din naman daw, pero bumabalik naman sa hapon. Hindi kagaya dati na 3 months wala sa bahay. Totoo po yun, mga amigo. Wala ka na pinagbago ni Apoyo. Yun po ang totoo. Na hindi na siya masyadong pumapasyal na kagaya dati na 3 months, 4 months, wala sa bahay. Kung alam niyo po yan. Chamame, no? Yo quiero preguntar esto, no? ¿Qué problema hacer cuando tú estás en mi país? Cuando tú ir mi país, ¿qué puede problema va a hacer con todos tus niños? Sabi ko kay Chamame, tinatanong ko sa kanya kung ano yung posibilidad na mangyari kapag umisa sila Pilipinas. O ano ang posibilidad na problema na maganap kapag ka-umis siya sa Pilipinas? Kaya problema? Cualquier problema, una en la vida puede esperar cualquier problema. Pero cuando tú rezas a Dios, Dios te da los problemas. Una persona en vida no puede estar sin problema. Pueden pelear. Sí. Van a tener mujeres. Sí, pero posible, ¿qué problema hacer? Para todos tus niños cuando tú en mi país. Por muchos no puedo, yo no, mi corazón no puede preocupar, pero solo por una persona. Como yo no puedo haber problemas, como este no puede haber problemas así. Pero mi corazón puede tener problemas así, preocupación por alguien, porque mucho amigo. Un problema puede venir fuera, le puede coger. Así. Porque él iba a decir, mamá no está, yo voy a saber andar. A prueba de si yo no voy a salir mucho. Porque voy a mirar a mi niño, mamá no está. Sí. Sandra va a decir, yo sé cómo vivir, mamá no está. Pero Alía no va a decir que mamá no está. Amigo va a venir, va a ir. Cuando pelea va a estar en la carretera, él va a pelear, problema. So, alam niyo po mga amigo, sabi ni Tia Celsa, ang posibilidad na magkaroon ng problema pag uwi ay si Alian. Kasi marami pong barkada si Alian. Mabait, masipag si Alian. Ang problema po ay barkada. Yun po ang magiging problema siguro daw pag uwi namin sa Pilipinas o pagpunta namin sa Pilipinas. Si Apoyo, mananahimik sa bahayan kasi andito po. Kailangan niyang alagaan yung anak niya na si Mahmood. Dati kasi inaasa ni Apoyo kay Chamami yung kanyang mga anak, kanyang anak. Si Sandra ganun din. Responsable si Sandra. Kagaya po sila Elvis, malalaki na yan, tsaka sila walang problema kay Elvis kasi si Elvis ay behave po yan pagdating po nang wala, lalo na po mga amigo na alam niya na wala yung kanyang nanay. So si Batya ay nasa may malabo naman, si Jerry ang bahala dun. So ayun po mga amigo, sabi nga ni Chamami, lahat ng ito ay pagpapasadyos niya kasi pagka pumunta siya sa Pilipinas mga amigo,
ay hindi niya alam kung ano yung maaaring tahaki o ano man mangyaring problema dito. Pero ang sabi niya ay lahat ito ay pagkapas sa Diyos niya at meron namang internet eh. Makakatawag pa naman o makaka-call naman ako kay Sandra. Pero ang mahalaga po ay makapagpahinga, makapag-aral ang mga bata. So, ayun po mga amigo, i-pray na maging okay ang lahat kapag kami ay umuwi na ng Pilipinas. Salamat po mga kababayan ko at God bless. Bye! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.